John Vino. Bakit po kaya yung gawa kong pandesal parang ampaw? Para pong mahangin? Thanks po. Okay. Ang isang dahilan niyan, sir, sa inyong pandesal kung bakit ganyan, maaring kulang pa sa pino ng inyong pagmasa or nasalang po ninyo na hindi pa talaga siya total alsado. O ganun ang kalalabasan ng ating pandesal. Although nakadepende rin yan sa inyong recipe, kasi hindi naman lahat ng recipe ay pare-pareho ang labas. Yes! Kahit na magawa ka ng 10 recipe, magkaiba rin yung labas pag magkaiba ang pinanggalingan. Ngayon, halimbawa kung butas-butas ang inyong may hangin, ang inyong pandesal, isa rin yung dahilan na sobra sa alsa ninyong sinalang. Oo. Pag pindot natin, lumulubog na ang ating kamay. Oo. Tapos hindi na siya babalik kasi nawala na yung hangin. Pag pindot natin, nadiin na siya. Ang tamang alsa kasi sa pandesal, yung pag pinipindot mo, bumabalik. Oo. Pag dinidiin mo siya ng konti, ay bumabalik ito. Oo, yun lang ang tama doong pangpaal. Ayun ang tamang alsa bago natin isalang. Halimbawa, bigyan ko kayo ng example, sa 1 kilo, kung maglalagay kayo ng 5 gram o 10 grams na yeast, ito yung maluluto lamang sa 2 to 3 hours pwede nang lutuin. Kasama na dyan ang paggawa. Ganun lang talaga ang diskarte dyan. Pero pag naalanganin, lalo pa pag manumano ang inyong gawa, tapos alanganin kayo sa kulang kayo sa pagdiskarte dyan sa pag-arrest sa inyong dough, sigurado walang magandang kalalabasan. Ayan ay magaspang ng inyong pandesal at pag sinalang nyo pa yan, ayan ay hindi talaga malambot. Basta tandaan natin, ang sobrang pangpaalsa bago isalang, hindi rin maganda ang ating tinapay. At kulang naman sa alsa, pareho lang din kalalabasan. Yes! Pero pag tamang alsa at salubong ninyong isalang yan na may ilalaki pa siya sa oven, ayun ang maganda. At tawag nating tostirin ng ating pagsalang pagka pagluluto kasi isa yung dahilan kung bakit mabilis manigas ang ating tinapay. Oo, ganun lang talaga eh. Kung ibibenta mo naman ngayon, kaagad, tama lang sa luto. Tama lang mag-brown ng ilalim at ang ibabaw. Madali naman maluto ang pandesal. Okay, sana nakatulong ako sa inyo at inyo yung matatandaan dahil napakadami din talagang ng problema sa ganyang mga tanong na hindi nila makuha-kuha. Oo. Wala namang masama kung manunood tayo ng mga baking tutorial na procedure ng pandesal, pagbaston, pagputol, pagluto, or anumang mga diskarte para makakuha tayo ng idea. Okay, sir? Maraming salamat. Follow for more!